Mga kanukis, at welcome po sa ating bagong video. Pasensya na po mga boss dahil medyo hindi tayo nakapag-upload ng bagong video dahil medyo na-busy po tayo. So bago po ang lahat, shout out po tayo sa ating mga katropa na sina Gapama Thailine at saka si Boss Friendly Candilin alias Tirador Lines ng Iloilo. Makisig na shout out din kay Boss Ryan Plakoy ng Zamboanga at saka si Meg Ericoy ng Guimaras. Malakas na shoutout din kina Pacham Video, Limuel Narciso, Muayan Haji Mangko at ni Boss Naisky at ni Boss Josel. Puging shoutout din sa ating mga subscribers katulad ni Jennifer Atasimbagi, Johnson Bagulor, Jovan Humawan, Gallardo Vlogs. Maraming salamat. Mga boss, yung nakikita nyo si Kaki Puti. Gargula po siya. So bakit Kaki Puti ang tawag ko sa kanya? Kasi po sa bahas sa malayo, ang ibig sabihin ng Kaki Puti is white feet. So, na bawat kasi salang sa kanya, may lumalabas talaga na Kaki Puti. So, ang tawag ko sa kanya, Kaki Puti. So, mula nung mag-uso kasi yung plucker, sabi ko hindi pwede na maiwan tayo sa uso. So, ginawan ko ng paraan na maka-acquire po mga boss ng ganito. So, hanggang sa yun, na-experiment hanggang sa makuha natin yung timplada niya. So ang pinakaunang anak niya na nanalo is yung napunta kay Greg Acuesta. Yun ang unang anak niya na nanalo. And then yung anak din niya na napunta sa Balabagan Lanao del Sur, ang pangalan niya is Sigurapi, nanalo din yun. Kaya lang namatay sa sakit, so sayang nga. Ang pinaka-latest na anak niya na nanalo is yung napunta sa Baguio. So 2 weeks siyang kinuha dito, and then after that dinala sa Baguio, and then binalita ng tropa na swerte daw nanalo siya. So salamat naman dahil di tayo napahiya. So ang susunod natin na broadcast mga kanukis is si Terminator. So si Terminator is heavy-blooded asil to eh. Kahit sa itsura pa lang di naman natin masabi na heavy-blooded asil siya mo siya. So cross talaga to. So si Terminator is galing kay Bro Alvin, kapalit ng aking gargula panat. So, parang million ata ang napanalunan ito eh. Ilang beses na ito nanalo sa may Kogyo, sa Blue Mountain, at saka sa Angeles. So, ang daming perang binigay nito kay Bro Alvin. Kaya lang, malas natin dahil yung una nating palahi sa kanya, itinamaan ng Marek. So, sayang dahil malalaki na yun, mga 6 to 7 months. And then sa ngayon, meron siyang anak sa aking gargula pa ko eh. Kaya lang dalawa yung lalaki. So, yung isa naka-reserve kay Bro Alvin, yung isa para sa akin naman. So yan si Avatar. Nakadungaw siya. Bata pa siya. Hindi pa siya nabatok. Hindi pa siya nalaban. So sa ngayon, pinapadamik, nakasalang si Terminator kay Mianwali. Yung anak ng Mianwali na ibinigay sa akin ni Bro Garuline. Nakasalang din siya doon sa kapatid ni Submarine. Saan pa ba siya nakasalang? Nakasalang din siya sa anak ng aking Diljan Bra. So, dahil matanda na siya, dapat ang ipari sa kanya is yung bata. Dahil pag ganito mga broodcock na edad 4 years up, dapat ang isalang mo sa kanya, iparis mo sa kanya is yung bata. Kasi pag ang pinaris mo sa kanya is matanda din, yung fertility kasi nila mababa. So, ang percentage na magkaroon sila ng malilusog na sisi is mababa. So dapat ang isa lang sa ganito na matandang broodcock, dapat bata, yung first pa, yung virgin pa sabi. So nakasalang siya ngayon sa mga bago kong inahin, yung anak ng aking Diljan Bras, anak ni Gargula, yung kapatid ni Submarine. Ang susunod naman mga kanukis is 3-week cross na to. It's a combination of Black Horse Ringi ni KGDL ni Kahaji Odi at Pakoy ni Wasan Untayano ng ating kaibigang Thai na nakatira sa parang sa La Union. So ito siya, kapatid niya si Pakoy 357, yung nakasyam na panalo sa Cagayan de Oro, at saka kadugo din niya yung napunta kay Amer, yung na-post ko minsan na tinamaan niya yung kaspar niya at saka biglang bumulagta. So, ang breeding kasi mga kanukis, experiment talaga yan. Hindi porket maganda ang broodcock mo, maganda ang brooding mo, is 100% lalabas na ganda. Depende sa dominant na traits at saka recessive traits.
minsan kasi pag lahat dominant, pag kinumbine mo yan, wala, hindi maganda ang tama. Sa pagkakaalam ko, dapat talaga may, kumbaga, yung combination mo, dapat ay yung dominant na trait niya, huwag mong parisa na dominant trait din ng babae. Dapat, ang pares mo sa kanya, halimbawa, ito siya is power, mabilis. So, dapat yung babae, huwag kang maghanap ng power at mabilis kasi minsan hindi magandang labas. Dapat ang pares mo sa kanya, una is, pwede na endurance and then rapid, yun parang ganun, mabilis din tumama. Huwag parihas ang traits kasi hindi maganda. So, ang pagbabreed, so far mga boss, yung experience ko talaga, ang pagbabreed is experiment talaga hanggat sa makuha yung templado ng yung mga manok. So, yun, i-maintain mo na yun pag makita mo yung magka-match na dugo na like for example magka-match yung isang dog cap at saka isang dugin. So mga kanukes, kung sino pa po hindi pa naka-subscribe dito, pasuyo po pa-subscribe naman para po lumaki yung ating channel. So maraming salamat po.